Pwede. Patahimikin nyo nalang yung anak nyo. Wala naman siya sinasabi sa'yo, ha. Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Bakit sa kanya ako, kung binibuntun yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Hindi ako. Oh, tangin na naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit sa buhay. Nakakulong ako ito. Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo. Nako, Ramsey, alam mo. Sinabing patigilin na lang yung anak mo, pagtatanggol mo pa sinabi. Wala siyang ginagawa. Marami ako na, wala siyang ginagawa. Alam mo, marami sumisira sa kanya para hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, eh, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi ka titigil at pakinggan niyo yung sasabihin ko. Oo. Marami nga nakikita nga araw-araw nga naka-live yung anak nyo, putang ina, sinisira yung advocacy ako, putang ina, panayang hingi kong kani-kanino eh. Hindi ah, araw, nakisika ko! Napapanood ko! Naririnig ko! O, dinatayo yung cellphone. Ginagamit niya yung pangalan ko! Ginagamit niya, ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinatay naman? Na wala akong tumutang inang ayuda! Tumulong nga siya doon sa bambang eh. O, kinana. O, tangina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. O, sabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Tangina. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Eh putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensa? Si Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Sabasakit na ulo ko sa inyo. Eh paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya lang ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung isi mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng... 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusi na sumira sa iyo at gusto niya yung umuwi. Yun ang pasikaso mo. Ina naman talaga. Anak, matuto ka namang mukanyig. Ay, nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit... Saan daw siya nang daldal dyan? Puro kayong daldal. Sige, dumaldal ka pa. Hindi na kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako. Sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamapagising ko pang mamatay. Barado utak nyo eh. Dapat nyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat nyo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi nyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, siya lang ka naman pinagkwento na tinutukso ako ng gold bar. Nakakaganda mo ko ng isang gold ba? Yung pangalan mo! Yun ang sabi niya. Eh di siyempre yan ang sinasakyan ko na. Eh wala nang iba siya lang. At wala nang iba. Kaya ano yung pagpatanggol niya dyan sa anak niyo? Putang ina yun. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kaila Chinjin. Wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Isulat din ang panigay. Sakbay na yung parawar na kay Jim Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa po. Ina nga, ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangus. Oh, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Ayaw mo tumigil eh. Pinit mo pinagtatanggol yan, ako na. Sino pa mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang itulak si kain at walang itulak. Putang ina yan. Walang itulak na bigit. Putang ina, may. Putang na wala akong kadugong Judas. Hindi naman siya Judas ah. Judas siyang anak niyo. Ingatan mo lang. Ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi niyo dapat pasinawin yan. Anak. Huwag mo akong tawagin, anak. Dahil hindi mo ako pinakinggan kahit minsan eh. Bakit hindi kita pinakinggan? Tutay! Dagdal ka na naman ng daldal. Dagdal ka ng daldal. Sinabi niya, guhutas kayo anak niyo. Hindi niyo pa makita. Ina. Hindi nyo pa makita. Wala akong hiniling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa, putang ina! Tumahimik naman na, wala hindi naman. Hindi nga, tumatahimik! O, kakausapin ko, tatanong ko. Ako magpapatay dyan. Inaramatan mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid!
Ina. Akala niyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung sino nagpabagsak sa akin. Hindi siya. Hindi ka sana. Ano naman eh. Wala kang nalalaman. Ah, puro kayo hindi siya. Puro kayo hindi siya. Ipagtatanggol mo yan. Siyempre, anak mo yan eh. Ngayon sasabihin ko sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit bangkay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Banak ah! Oh, yan ah. Oh, sige. Mula ngayon. Magmalaki sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Hindi kita pinagmamalakihan. Hindi kita pinagmamalakihan. Malaki ka sa akin. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Putang ina. Oh, magkalimutan na tayo lahat. Ilang gusto mo? Dahil sabihin ko. Putang ina. Pinagtatanggol mo. Pinagkakanulo na ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak o buhay mo. Putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina, kain ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. Okay, ma'am. Ganyan ka ha. Sige, bahala ka. Okay, ma'am. Bahala ako. Sige. Ano, tinagtatakotan tayo? Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti, lalo naging mabuti akong kinatayo. Putang ina, ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin nyo yung putang inang anak nyo na yun, hindi nyo matatigil. Putang ina, nagsasalita ako, panay ang pagtatanggol nyo, panay pagtatanggol nyo, putang inang yan. Sinabing tumigil nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Hindi niya maintindihan. Tang ina kasi. Naaalala ka nga namin. Hindi mo ko naaalala. Naaalala niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ay, hindi. Yan ang nararamdaman ko. Ay. Nagsasalita ako ni hindi niyo ako pakinggan. Hindi ba? Nagsasalita ako ni hindi niyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi niyo ako pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako hindi niyo. Kung kakausapin mo ko, maayos naman, may paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko kailangan. Paano mo ko kayo igagalang? Paano ko gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo yung kung hindi ano yung kamalian ng anak nyo? Hindi nyo mo ko anak katulong, hindi mo ko alipin, hindi mo ko alila. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahina akong kang magsalita sa akin. Masyad. Sa tingin nyo, yung katatayuan ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago. Tapos, nakasingaw. Paano nakasingaw? Ibig sabihin, naging pabaya kayo? Alam mo ba na nakamatayan ng napakaraming tao ang nakasalalay dyan sa putang inang mga ginto na yan? Tapos, sisingaw? Saan mo ko ilalagay? Wala kaming sinasabi. Tandaan mo yan. Kahit mamatay pa kami, sumeri ka sa akin. Oo, anak, hindi ako natatanda. Baka mamatay kayo dyan. Tandaan ako. Ina yung anak nyo, hindi tumigil eh. Sinabi ko, ilang beses kong pinakausapan, tumigil na. Sasabihin nyo na sa akin nakasalalay ang pagkakaisa ng buong mundo. Paano pa mangyayari kung sinisira mismo ng anak nyo? Ipagtatanggol nyo nang hindi nyo naman nakikita. Samantalang ako nakakakita, hindi nyo pinaniniwalaan. Kasi araw-araw din naman. Hindi, kaya nga minsan nagtatanong ako, putang ina, kung anak nyo ba ako eh. O putok sa buho lang din ako. Kasi hindi nyo ako pinakinggan eh. Ang timano, nagsasalita ako, pinipilit nyo, ini-insist nyo na tama siya at wala siyang ginagawa kung ibang tao ay sinisisi nyo. Eh ako na nga nakakakita eh. Alam niyo ba kung bakit ako nagdurusa rito? Dahil sa mga dokumento na inilabas niya ng 2012, at huwag niyo sasabihin hindi siya nagdala. Siya ang nagdala. Humingi na siya ng tawad sa akin noon pa. Pinatawad ko na. Oh, ano sasabihin niyo ngayon? Pipilitin niyo uling magsalita para pagtakpan niya ang anak niyo. Tama ba?